grabe din yung pagsubok na binibigay sa akin. Feeling ko ang sama-sama ng nagawa ko, pero wala naman ako maalalang ganong kabigat. Emotionally, mayroon ako malaking problema. Yo, what's up? It's your boy Elmo. Kumusta po kayong lahat? Luzon, Visayas, Mindanao. Sana po ay nasa mabuting kalagayan kayo. Sana po ay ligtas kayo ngayong araw na to. Araw po ng Biyernes Santo, mga kaulo. Sana po lahat kayo ay nakapagnilay-nilay na at nanalangin. At hangad ko po ang kaligtasan ninyong lahat. Sa lahat po ng mga kaulo, mga tropang napadaan pa lang, maraming salamat po sa pagbisita sa aking channel at sa tunay na suporta. Talagang sobrang nakakataba ng puso yung ginagawang suporta ninyo at yung pag-follow, pakikipag-usap sa akin, sa chatbox, yung mga nagre-request, at yung mga nagpapabate. Sobrang salamat po. So, ngayong araw na to, mga kaulo, kaya ko ginawa itong video na to. No? Siguro naman nakita nyo dyan sa intro ng ating video na to. Eh talagang ako ay nagulat din sa aking napanood. Ito ay tungkol po kay Tito Shernan. At napanood ko yung ginawa niyang video dahil nakapollow po tayo sa kanya. At ako po ay talagang naantig din at medyo kinurot yung aking puso at naramdaman ko yung sinasabi ni Tito Shernan, ni Idol Shernan, no? Ito ay regarding dun sa kanyang nararamdaman at sa kanyang kalagayan ngayon. Yung kanyang emotional feelings and yung kanyang physical na appearance ngayon. Grabe din yung pagsubok na binibigay sa akin. Feeling ko ang sama-sama ng nagawa ko, pero wala naman ako maalalang ganong kabigat. Emotionally, mayroon ako malaking problema. Sa kalusugan, itong hika na kahit papano na aagapan ko naman, nakakain lang talaga ako ng bawal sa akin at naparami, kaya naitakbo ako sa ospital. Physical, mayroon ako ito. Alam ko marami na nakakapansin sa inyo, meron akong vitiligo na nagpapaputi sa balat. Eto, eto. Tapos meron pa yan dito. Basta may ibang part na rin ng, ayan, sa paa ko, sa ibang parte pa. May ibang part ng katawan ko na may vitiligo na. Nagsimula to last year. O, paunti-unti. Ngayon medyo dumadami na siya. Isa to sa nagpapababa ng self confidence ko. Kaya nag-iisip ako kung paano ko siya susolusyonan. Pero itong nagdaambuan lang, inisip ko at ni-research ko siya. Hindi naman siya nakakahawa, pero nakakababa nga ng self-confidence. Kasi hindi naman alam lahat ng mga, hindi alam ng ibang tao kung ano ba to, kung anong sakit to. Kahit ako dati, ang tingin ko dito, pag hinawaan ko yung tao may ganito, baka mahawa ako. Pero nandito na to, tanggapin natin. At sa mga nanonood, makakakita ng ibang taong may vitiligo, pakiusap po, lawakan nyo yung pangunawa nyo, pagmamahal sa kapwa. Marami yung nahihiya, bumababa yung self-confidence dahil sa vitiligo na to. At isa ako sa lalaban para sa inyo. Sa mga kagaya ko meron nito, kaya-kaya natin yan, panis yan. Balat lang yan, iba pa rin yung kalooban. Yan. Ah. So yan po yung pag-uusapan natin, mga kaulo. Ano nga ba to, mga kaulo, no? At ano nga ba ang vitiligo? No, ang vitiligo na yan, mga kaulo, yan po yung dinaramdam ni Shernan na sakit sa balat at nabanggit rin niya na meron siyang asthma, no? And kaya kung mapapansin ninyo at kung nakapollow kayo kay Shernan, nakikita niyo naman kung gaano niya ginagawa yung pag-ehersisyo. Sobrang consistent, everyday, daily, nagpapapawis at talagang tinutulungan yung kanyang sarili. So ito nga, mga kaulo, no? Ano nga ba ang vitiligo? Ang vitiligo, mga kaulo, is a chronic disease, skin diseases na talagang walang cure o walang gamot. Ang vitiligo, mga kaulo, ito yung sakit sa balat na kung saan ang kadahilanan, mga kaulo, yung skin cells mo o ang melanocytes ay hindi nagpo-produce ng maayos. No? O melanocytes. Hindi siya nagpo-produce ng maayos ng melanin, kaya nagkakaroon ng
white patches ang balat na parang kulay gatas. So sa madaling sabi mga kaulo, kapag daw ang melanin mo ay strong o mataas ang ibinibigay na pigmentation, mas maaring mas maging dark ang kulay ng iyong mata, ng iyong buhok, o ng iyong skin. Kaya pala mga kaulo, merong mga albino o yung mga kulay sobrang puti ng balat o sobrang kala mo mga anak araw. At meron din namang sobrang dark ng skin na dahil sobrang taas ng melanin nila, mga kaulo. Yung melanin na yon, yung skin cells po natin na kung tawagin ay melanocytes o melanocytes, yun po ang nagiging cause kung bakit ganun yung balat, no? So yung naging karamdaman ni Shernan sa balat, yun po ang vitiligo. And sobra po talaga akong nagulat dahil habang pinapanood ko si Shernan itong mga nagdaang mga laban sa flip top, may napapansin na ako kay Shernan na nakikita ko rin sa mukha niya, although nakita niyo naman sa video na inamin niya na nagpapabigoti siya para matakpan yung pamumuti ng balat. Kasi yung vitiligo mga kaulo, tumutubo siya dun sa mga part na parting mata, sa pilik mata, sa mga singit ng kamay, dulo ng daliri, sa paa, and parting tenga. So marami po akong mga kaibigan na dumanas ng vitiligo na talagang wala ng cure, and base sa pagsasaliksik ko, ang mga eksperto ay patuloy na naghahanap ng kasagutan para dyan sa sakit sa balat na yan na vitiligo. Na marami ang nagpapatreatment para ma-cure, pero pabalik-balik, bumabalik din, and talagang hindi mo siya magagamot o wala pang cure na matatawag mga ulo. And gaya ng sinabi ni Shernan, nakakababa ng self-confidence talaga. And yun nga, ang kailangan dito is acceptance, mga kaulo. Napansin ko yan dahil syempre, naka-follow tayo kay Shernan palagi. And nakita ko yung pagbabago sa kanyang itsura, pangangatawan, although pumayat, dahil kailangan niya yun para sa kanyang asthma. And talagang yung confident level mo, talagang bababa kapag ikaw ay merong sakit na to, dahil humaharap ka sa tao, ikaw ay strong yung personality ni Shernan Bumabattle sa flip top, merong channel, merong mga event, o active sa social media, sabihin na natin, no? And yung video nga napanood ko na naiyak talaga si Shernan, and wala namang halong drama doon dahil totoo naman lahat ng kanyang sinabi. Pero ito lang yung masasabi ko talaga para kay Tito Shernan. Kailangan lang natin, Tito Shernan, ng acceptance para dyan. Maraming mga tao rin ang dumanas niyan, maraming mga tao ang meron niyan, at tinanggap na nila ng buong puso. Though talagang minsan nakakahiyang humarap sa tao and mahirap tanggapin na ikaw ay merong vitiligo dahil nga wala ng gamot. And talagang kakalat at kakalat pa siya. Meron akong kilala, Tito Shernan, na merong vitiligo na buong katawan namuti na talaga, as in kinain na nung vitiligo yung buong balat niya at talagang nagkulay puting-puti na siya. And ultimo yung mga pilik mata na damage na, kasi yun mga kaulo yung madadamage dyan kapag mahina ang melanin mo sa katawan, no? Nagiging kumbaga kinakain yung mga dark skin color mo, nagiging puti siya lahat, ultimo pilik mata o mga buhok, gaya ng sinabi ni Tito Shernan. Talagang nakakahiyang umarap sa tao at yung confidence level mo bababa, dahil syempre kapag ikaw ay marami yan sa mukha, magtatanong yung mga tao, ano nangyari, ano yan. Pero mga kaulo, hindi po nakakahawa ang sakit na yan. Hindi po yan nakakahawa. Yan po ay hereditary or genetic o namamana na sa dugo. Possible po na maipasa yan sa ibang pamilya or galing po yan sa kanyang pamilya na meron po yan. So yun lang. Ang kailangan lang natin dyan is acceptance lang. At marami pa namang pwedeng gawin. Kahit meron kang vitiligo, normal ka pa rin naman. Magagawa mo pa rin kumanta, mag-rap, bumattle sa flip top. Talagang meron na nga lang mga pagbabago na makikita ang tao
sa physical appearance. And yun nga, Tito Sherman, emotional talagang minsan kailangan natin yan labanan. At talagang naiintindihan ko naman yung mga sinabi dun sa video. And talagang alam ko naman gumagawa ka ng steps para malampasan yan. At ikaw pa, kayang-kaya mo yan, Tito Sherman. And ito lang mensahe ko, sana makarating kay Sherman na tuloy lang, yakapin lang natin yung bagay na yan. And smile tayo, maging masaya, itawid natin yung araw-araw, no? And mas marami pang mga tao yung talagang excuse po marami pang mga tao yung dumadanas ng talagang sobrang mahirap na kalagayan. Mas marami dyan yung mga mas grabe pa sa vitiligo yung dinaranas. So, ayoko na lang magbanggit ng mga yun dahil alam ko naman kayang-kaya mo naman yan, no? So sa akin lang, tuloy lang natin and maging inspirasyon ka pa sa iba, yung pagtulong, alam kong kayang-kaya mo yan, okay? So yun mga kaulo, no? Yung kalagayan ni Tito Sherman na yan, hindi po yan madali. Marami akong mga naging kakilala niya na sobrang nahiya, nagtago na, nagkulong na lang sa bahay kasi hindi na alam yung gagawin. Kahit ano pang mga ointment o pahid sa balat, hindi po yan basta magagamot. Hindi po yan basta parang acne, buni, anan na kayang gamutin ng ointment. Yan po ay sakit sa balat na talagang cell, skin cell ang may problema, no? Yun, sana po mga kaulo may natutunan kayo dito sa pag-share ko. Maraming salamat dito, Sherman, dun sa video na ginamit ko dahil gusto kong iparating sa mga tao public awareness about sa vitiligo para malaman po nila kung ano ba yung klase ng sakit na to, no? So yun lang, dagdag ko lang mga kaulo. Ang mga sintomas ng vitiligo, mga kaulo, yun po, unti-unting pagkakaroon ng mga mantsang puti sa balat at kumakalat siya and lumalaki na hindi mo mapigilan. At ayun po yung mga sintomas niyan, mga kaulo. And sana po magkaroon ng cure o ng treatment yan base sa pag-aaral ng mga eksperto para magamot yung vitiligo na yan, no? Yun lang. So Tito Sherman, maraming salamat. Keep on kicking. Smile lang tayo. And alam kong kayang-kaya mo yan. Paulit-ulit kong sinabi, kayang-kaya mo yan dahil alam kong magagawa mo yan, no? And smile lang tayo. Yun, maraming salamat sa inyo, mga kaulo. And sana po, nasa ligtas kayong kalagayan. May napulot kayo sa video na to. Maraming salamat po. Again po, it's your boy Elmo po, na lagi pong nagsasabing, walang buhok, pero merong laman. Peace out, yo, and God bless us all.